The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to John. Glory to you, O Lord. Many of the Jews who had come to Mary and seen what Jesus had done began to believe in him. But some of them went to the Pharisees and told them what Jesus had done. So the chief priests and the Pharisees convened the Sanhedrin and said, "What are we going to do? This man is performing many signs. If we leave him alone, all will believe in him, and the Romans will come and take away both our land and our nation." But one of them, Caiaphas, who was high priest that year, said to them, "You know nothing, nor do you consider that it is better for you that one man should die instead of the people, so that the whole nation may not perish." He did not say this on his own, but since he was high priest for that year, he prophesied that Jesus was going to die for the nation, and not only for the nation, but also to gather into one the dispersed children of God, so that for that day they planned to kill him. So Jesus no longer walked about in public among the Jews, but he left for the region near the desert, to a town called Ephraim, and there he remained with his disciples. Now the Passover of the Jews was near, and many went up from the country to Jerusalem before Passover to purify themselves. They looked for Jesus and said to one another as they were in the temple area, "What do you think? That he will not come to the feast." My dear friends, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. The Gospel presented the person of Caiaphas, who was the high priest then of that time. And among the discussion at that time, if you could notice in the story of the Gospel, there was that kind of discussion about Jesus, arguments about Jesus, sabagat nakikita nila yung ginagawa ni Jesus, and people are starting to believe him. And so these leaders, these civil leaders, are starting to discuss about him. And generally, majority of them thought of stopping him. Pigilan natin siya. Marami nang sumusunod sa kanya, that even to the point of intending to kill him. But there is this one person, one official, who stood up and presented a different perspective about Jesus. That is why I said the Gospel presented to us the person of Caiaphas. Why he is so significant? Because of his not simply having that kind of different perspective, but I guess and I believe it is something about his deeper sense of understanding about Jesus. Kumbaga, sa mga taong nagtitipon at that time, may isang mas malalim ang pananaw kay Jesus. Iba ang nakikita niya, mas nakikita niyo yung other side of it. And not only that, harap-harapan niyang sinabi that Jesus will one day die for us, that Jesus will suffer and die for the people, for the entire nation to be saved. Siya lang ang nakakita nun. And so this is a good challenge for all of us, a good reminder for all of us. Sana maging katulad tayo ni Caiaphas. Hindi tayo padalos-dalos mag-isip, hindi nawa tayo sunod-sunuran lang, bagkos kita mo naman, pinaglaban niya ang mas malalim na nakikita niya about Jesus. At indeed, hindi siya nagkamali. Tama po ang sinasabi niya that one day, Jesus will suffer and die for the nation. Isang paalala sa ating lahat, sa tamang pag-iisip, sa tamang perspektibo sa buhay. Bukas, magsisimula na po ang Semana Santa. At nawa,
sa pagdiriwang ng Semana Santa, mas makita natin yung mas malalim na pananaw nito sa atin. Mas makita natin yung pag-ibig ng Diyos para sa tao. Oo, dumaan sa sakripisyo, sa sakit at kamatayan, bagkus mga kapatid, nawa mas mangingibabaw ang malalim na dahilan nito. At yun po ay ang pag-ibig ng Diyos sa atin. At nawa ganun din tayo sa ating pang-araw-araw na buhay. Alam ko may mga pagsubok minsan. Madalas o minsan hindi nawawala ang mga pagsubok. Minsan may pagkatalo-talo sa samahan. May di pagkakaunawaan sa pamilya, sa magkakapatid. Sana sa gitna ng mga pagsubok na ito, mas uusbong pa rin ang mas malalim na kahulugan ng buhay. To the point that we will not give up. Sapagkat kung tayo magpapadala sa mga pagsubok na ito, we might ended up with nothing. We might ended up giving up. But take note, the Holy Week is a good reminder for all of us that indeed, Jesus never gave up on us. Hindi siya bumitaw sa atin. Kaya sana, simula bukas sa ating pagdiriwang ng Semana Santa, mas mangingibabaw nawa ang pagpapatawad ng Diyos sa tao at pagligtas ng Diyos sa tao. At kapag ito ay mangingibabaw sa ating mga puso at isipan, maski sa ating konsensya, tiyak na siyang magdudulot sa atin ng pagiging mas mabuti at mas matino na pamumuhay. Huwag tayong bumigay din sa ating mga kahinaan. Huwag tayong mag-give up sa ating mga pagkakamalit, pagkakasala. May pag-asa pa rin tumayo, magbago at magsimula ng panibago. Another thing na sana mas maalala natin sa pagdiriwang ng Semana Santa ay yung disposisyon ng pagpapasalamat. Pagpapasalamat ng pagligtas ng Diyos sa tao. Alalahanin natin ang Semana Santa na magsisimula bukas ay isang taunang pagpapaalala sa ating lahat. Pagpapaalala ng alin? Pagpapaalala ng pagligtas at pag-ibig ng Diyos sa tao. Ibig sabihin, isang pagpapaalala na dapat tayo'y magpapasalamat sa Diyos. Na habang pinapaalala ang kamatayan, ang pagpapakasakit, at sakripisyo ni Jesus sa tao, naway magdulot ito sa atin ng pasasalamat sa Diyos, sa lahat ng mga biyaya, sa lahat ng pagkakataon ng paninimula, pagkakataon ng bagong buhay, magpasalamat tayo. Huwag nating hayaan na mas mangingibabaw ang pagsubok. Huwag tayong pumayag na mas mangingibabaw ang sakit, ang tampo, ang galit. Sana po, mas mangingibabaw pa rin ang pagpapasalamat sa Diyos sapagkat sa gitna ng mga pagsubok, tayo'y narito pa rin kapiling ang ating mga mahal sa buhay. Pasasalamat sa biyaya ng kaarawan, sa biyaya ng anibersaryo, sa biyaya ng pamilya, sa biyaya ng pagsama-sama bilang isang komunidad, sa biyaya ng pagkapari, sa biyaya ng buhay. Muli po, ang Semana Santa ay isang magandang paalala sa ating lahat. Paalala kung paano pinakita na ang pag-ibig ng Diyos sa tao. Nawa, ito rin magpapaalala sa atin ng taus-pusong pasasalamat sa Diyos.